naman guys, ito na naman tayo. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla ng signal sa white modem. White modem, yung white mamba, black mamba, 936, B525, 6A, B315S936. Basta yung mga modem ng globe na mayroong outdoor antenna. Ituturo ko sa inyo kung paano makuha yung perfect signal or tinatawag nila na tamang frequency, mga ganon. So ngayon mag-start tayo sa dito sa panel. Ito yung admin panel ng White Mamba ko. Ngayon pupunta tayo dito sa first, check natin settings. Sa settings makita nyo dyan system device information. Ito dito guys, makikita nyo yung model, yung serial, IMEI, software version. And then sa baba, ito. Ito kung nakikita nyo to. Ito yung band kung saan ako nakakonnect. Makikita nyo 2100. So, check nyo muna kung dito makikita nyo. Ito yung dapat nyong pataasin. SINR. Ito dapat nasa 20 plus to or signal is good. Ito yung mga signal to. Yan, apat na yan. Kailangan puro good yan. Ito, apat na to. Ilang naman ang kailangan yung tandaan dun. Ito siya. Isusum natin para makita nyo mabuti. Ito dapat ay mataas. Kasi ito yung sa 4G. So ngayon, paano nyo makukuha yon? Ang isang technique dyan is maglagay kayo ng outdoor antenna. Then, para ma-setup natin talaga dito, punta kayo dito sa antenna settings. Tapos, hanapin nyo dyan ito. Kung may antenna na kayo. Kung wala, internal. Pero highly recommended ko talaga, bili kayo ng antenna kahit yung luma lang sa globe. So ngayon, iset nyo siya as external. Ito, iset nyo lang to pag meron na kayong antenna. If wala, wala tayong magagawa, internal lang. Pag sinet nyo kasi to nang wala kayong antenna naka-external, madi-DC or wawalan kayo ng signal. So, pwede rin namang auto, pero highly recommended ko kung meron kang external, syempre, iset mo na sa external. And then, na settings nyo na, ganyan. Ngayon, dito naman tayo sa settings ng band, sa band. Sa network settings. Dito sa under ng network settings, makikita nyo yung mga bands na dito, preferred mode. Siyempre, kung, nangyari, kabibili nyo lang, hindi pa kayo sigurado sa band, try nyo muna mag-auto. Then, for example, click nyo yung auto, punta kayo dito sa system, tapos device information, makikita nyo dyan, dito siya nakakonnect, dito. Eto, sa band na to. Dyan nyo makikita kung anong band kayo nakakonnect. For example, sa akin, 2100. And then, punta kayo dito sa dial-up network settings. Then, check nyo ito. LTE. Kasi, example, ayaw nyo, alam nyo na kung saan band kayo nakakonnect. I-check nyo lang itong LTE, tapos pili kayo. So, ngayon, ang technique naman dyan, para makahanap kayo ng magandang frequency, sample lang to, guys. For example, nakapili na kayo, for example, itong 2100. Ngayon, punta kayo sa speed test. Ngayon, check nyo. For example, speed test kayo, nakita nyo, mababa yung ping. So, ngayon, dyan, makikita nyo dyan. Yan siya, connected siya, ganyan kabilis. Ngayon, ang isang technique dyan, or for example, kuha kayo ng ng notes or any na pwede nyo sulatan. For example, notepad. Na-test nyo na yung
Band 1. Okay, lagay dito band 1. Sample lang to, band 1. 2100. Nakakuha kayo ng 55 MB PSDL UL. For example, alam ba UL natin dito? 15. Oh, 15. So ngayon, meron na kayong na-test, 'di ba? So for example, sige, ito naman 1800 lang, 1800. Ngayon, i-apply natin siya. Apply. So ngayon, ano siya, magse-set siya. Ngayon, for example, 1800 naka-set na siya, 'di ba? Tingnan niyo sa system natin, device information. Makikita niyo diyan, connected ako 1800 band 3. So ngayon, i-speed test ko rin siya. Speed test natin. Makikita niyo, 'di ba? Oh. Umabot siya ng 89. So, yun. Ganun lang, guys. For example, ayan, naka 14. Kita nyo, upload ko mataas dito sa band. Check natin yung band, kung anong band yun. Band. Network settings ulit. Punta kayo. Check nyo. Oh, 1800. So, ngayon, pwede natin copy-paste yan. Para di na kayo mahirapan. 18 MHz, band 3. So, ngayon, ilist nyo lang dito yung last result natin. Hindi yan. Ito, 14. 14 yung UL 26DL. DL pala to, sorry. DL 26U UL. So, ngayon guys, lilipat naman tayo sa kabila. Dito tayo sa, kasi na-test ko na to eh. Pero kayo, isa-isahin nyo na lang. Pero sa akin kasi, for example, itong 1700, walang signal sa akin eh. Try natin. See? Tingnan nyo yung modem ko. Nag-red. So, it means wala siyang, walang band sa akin available na ganun. So, lilipat tayo dito. Sabihin natin sa 850. Try natin kung magkakasignal. Kita nyo, wala pa rin. Wala pa rin akong signal. So, lipat tayo. Lipat tayo sa, alam ko ang meron sa akin is 800 MHz kung meron sa akin. So wala pa rin akong signal. 700, try ko 700 MHz. Ito, alam ko meron talaga ako nito eh. Kasi natest ko na to dati. See, ayan guys. Nakalak ako, 700. Umilaw yung modem natin. So ngayon, it's time na mag-check ulit tayo ng speed test. Try natin. Speed test tayo. 44 ping ko, diba? Pag-check ko, ayan, 5. Mapalo siya ng 7. Sa 700 MHz. 7 MB. And then, upload. Kita nyo naman, 7.4. So, try na natin to. 700 MHz. Copy. Yan lang kasi yung working na band sa akin. Try nyo na lang. 7 tsaka 9. 7DL9UL. So ngayon, try natin ilipat sa 26, 20, 21. Ano pa ba may signal? Try ko sa 2600 kung magkakasignal tayo. Oops. Ayan.
Ayan guys, wala tayong signal. 2600, di pa tayo sa 2500. So, yon, wala pa rin. So, ngayon, assume na natin na ito, yung tatlo lang yung working. So, syempre, tatlo lang yung working na band sa atin. Ito na ngayon yung gagamitin natin. For example, si 2100, ito guys, gagana lang to kung yung modem nyo is kaya yung carrier aggregation o yung CA na tinatawag. Ito yung mga white modem, black mamba. So, ngayon, itry natin. Pagsamahin si, for example lang ito, si band 700 tsaka si 2100. So, apply lang natin. Makikita nyo, ayan. Si dalawang band, pinagsama natin. Connected si modem. Ngayon, i-speed test natin. Dito natin malalaman yan sa speed test. So, ngayon, connected na ako, diba guys? Ayan, tingin natin. Taas ping ko, diba? Yan lang yung nakukuha niya. Or, dali lang, ha? Set muna natin sa 2100. Pakita ko sa inyo yung speed test ko sa 2100. Para may idea kayo. For example, 936 lang modem nyo. Isa lang kasi pwede ilock doon. For example, nakalock na tayo sa 2100. Isa lang yan. So, ngayon, speed test natin. Kasi, usually, pag ganyan, ayan, 33 yung ping ko. Diba, pumapalo ako ng 40 MB. Ngayon, diba, chinek ko siya sa 700 mabagal. So, ngayon, tatry ko pagsamahin si 2100 tsaka si 18. So, apply na natin. Oops, successfully. Zoom out natin para makita nyo talaga siya. Ngayon, band 1 tsaka band 3 ang pinagsama ko. So, ngayon, mag-speed test tayo. Tignan natin kung ito, band 1 tsaka band 3 na to. Nakita nyo, bumaba yung ping ko. Tapos, kita nyo naman yung speed na nakukuha ko. Diba? Yun yung technique dyan. Isa-isahin nyo muna, guys. Tapos, ilista nyo or tandaan nyo lang kung malakas memory nyo. Dito, kita nyo, diba nag 55 Mbps ako sa 2100. Plus, dinagdagan ko pa siya ng band 3 ko na 14 yung download, 26 yung ayan, para makita nyo. Diba? Ganyan lang yan guys, magtimpla. For, ayan, pag magkasama na siya, ganito makukuha yung speed. Ganun lang guys, try pa natin sa ibang speed test. Eto, pass. Ayan, kita nyo naman. Diba? Ayun ang advantage ng modem mo is kaya yung 4G+. Eto yung example ng modem. Eto, meron nga pala tayong binibenta nyan. Eto, makikita nyo dito sa signal na to, eto. Ang ibig sabihin niyang LTECA 4G plus is carrier aggregation. It means dalawang band kaya niya pagsamahin. So, yun guys, ito yung advantage ng tinatawag na white mamba, yung kaya mahal yung presyo nila. Kasi kita niyo naman yung speed na nakukuha ko compare sa isang band lang. Ite-test ulit natin siya. Medyo bumababa siya pero kita nyo, fix ako sa 73. Hindi ako nagda-down. Tumataas, bumababa, tumataas. Pero kita nyo naman, halos stable siya sa 70. Kaya hindi nyo rin, hindi na rin masama. Ganun yung tekniko kung paano ko nakukuha. Pero pag sa gabi, nagwa 100 ako eh. Kasi anong oras na ngayon? Alas 12 out ng mga estudyante or dito sa amin. Ayan pa yung isa. See? Ganun lang siya kadali guys mag mag-check ng or mag-timpla ng tamang speed. So ngayon, ang ituturo ko naman yung sa antena.
So, ito na yung sa antena natin, ang setup ko. Ito, nakakonect siya sa taas. Ito, itong antena na to, galing to sa globe. So, ngayon, titingnan natin sa taas para may idea kayo. So, ito na yan. Nakita nyo, ito yung butas. Yung butas papunta sa kwarto ko. Ngayon, ito yung antena. Papunta dito sa aming outdoor. Ayan yung antena ko. Ayan siya. Paano ko nakuha yung ganun kagandang signal? Pinihit-pihit ko lang siya. Pipihitin nyo lang. Ititimpla nyo ngayon. Dito nyo makikita. Yung... Kasi sa akin, visible yung tower eh. Makikita nyo, ito yung amin. Kung makikita nyo sa video, ayun yung tower. Ayan yung tower ng Smart. Swerte lang kasi malapit ako. Makikita nyo dyan, yung antena ko, dito. Nakatutok siya mismo sa tore. Madali lang naman yung tatandaan nyo lang or kung saan yung direction ng tore. Then check natin. Ayan yung antena ko. Diretso siya, nakatuturo sa tore. So yun, kung alam nyo yung direction ng tore, madali lang. And then, kita nyo. Ito yung bendo. Yan yung bendo ko. Ito, old router ng PLDT. Ito yung bendo kong binild. So, ayun. Nandito na ulit tayo. Makikita nyo naman. Ito yun. Nakakonect papunta ron sa taas. Kita nyo yung butas kanina. Ito na siya. Dito na yung final ano niya. Ngayon, ito na siya. Ito yung computer natin. Dito nakalagay yung modem. Kita nyo naman. Ayan. Ganun pa din. Check natin. Naka-admin panel tayo. Punta tayo sa settings. System. Check nyo yung device information. Ayan, oh. Guys, 25 yung eto. Eto dapat ang pataasin nyo. Eto dapat pataasin nyo. Meron pa kasi kung tools na ginagamit. Eto naman, eto pinaka the best na tools para sa mga nagtitimpla ng antena. Ito ay sa Google. Huawei Manager, yung pangalan ng apps. Version 4.1 na yata ngayon. Ito yung itsura niya para may idea. Ito. Diba ito yun guys? Yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung patataasin nyo. Diba ito kanina. Ito yung SINR ko, 25 yan dun sa modem. Which is ito. 25 diba? Ngayon, ito siya. Ito, 25 to sa akin. Pag ganyan yung signal nyo, excellent, good, good. Yung 25 is excellent na yun sa range dito sa SINR. Pero once na nag-berdy yan, good na yan. Ito yung example ng bad signal. Pag ganito yung modem nyo, kailangan nyo magpalit or magpihit ng antena. Unti-unti lang ang pihit, guys. For example, basta nakakabit yung antena nyo. For example, ito yung antena. Move kayo ng konti. For example, mga 10 degrees or basta ganun. Move nyo konti. Then, stop. Take kayo 2 minuto. Check nyo dito. Then, if di pa rin nabago, ikot lang kayo. Check uli dito. Ikot. Check uli.
ikot, stop, check uli, then ikot, stop. And then, for example, naikot niya siya, biglang eto na yung lumabas. Ganyan. Ibig sabihin yan, good na yan. Ang gawin nyo, tandaan nyo yung antena or kung may kasama kayo, pahawakan nyo, ilock nyo na dun yung antena. And then, first, yung pala, ang isang tips pala dun, i-auton nyo muna, tsaka kayo magpihit. Huwag kayo maglalock sa isang frequency kasi meron kasing frequency na malakas yung auto, dun siya kukonnect. Kaya so, i-auto nyo muna, tsaka kayo magpihit-pihit na ganun. So, kunwari lang to, ito yung tubo. Ipihit nyo lang siya. Makikita nyo dito, tataas yan. Yun yung that time na ilock nyo na yung antena nyo, lagay nyo na ng support. Or, huwag nyo muna i-fix. Kung may kasama kayo, pahawakan nyo sa kanya. Speed test. Then, pag okay na, then, lock yung antena. That time, pwede na kayo bumaba at yung bands naman na tinuro ko ang i-speed test nyo. Eto, ilista-lista nyo lang siya para may idea kayo. Usually, hindi fiction guys, nababago ang speed ng modem natin kasi by signal lang tayo. Hindi porkit na ilock nyo sa 70 yan, 70 na siya habang buhay. May by signal kasi ang LTE. By the way, smart core po gamit ko. Iba-iba kasi yan eh. Try nyo. Basta ganun, speed test lang. Then, ayan. Kita nyo yung speed test ko. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Or pag may katanungan pa, just comment below. Thank you, guys.